This is Charlotte and welcome back to my channel. For this video, we are in Da Nang and we just checked in at Dylan Hotel. Right now, nagdi-discussion kami kung sino yung solo sa bed kasi meron lang dalawang bed dito sa room na to. Kung mayroong bunutan kung sino yung solo and sino yung magkatabi. And ito kasi yung solong bed dito, which is outside lang ng bedroom. And ano siya, malapit siya sa kitchen. So para siyang studio unit. While yung isang bed kasi, para siyang master bedroom na may ECR sa loob. So yun yung magkatabi na lang. Para naman, hindi masyadong unfair. So, ang bunutan ay hawak-hawak ni Elise. Yung may logo ng RCBC. Wow! Bakit RCBC? Malala kasi yung papaya ko. Okay. Resibo ng, ano, ATM. Game? Tanggalin mo yung veg mo. Kung kanina tumapat yung papel, gano'n na lang. Pwede. Hindi. May gano'n ba? Ay, bakit naman? Kasi babaksak ko eh. Ikaw dito akin. Okay. First night. Kung nakanino ang RCBC na logo. Staying here. Ikaw? Kasan yun? Here. Okay. Yeah. So first night, si Zara yung magsasolo ng bed. Ikaw talaga. Mukhang hindi ako. Oh my god, hindi talaga ako. Ako hindi rin ako. Oh my god! Zara! So, willing ka ba na ano? Sino mo? Sabi niyo sa'yo. So, willing ka ba na? Ay, hindi. Dapat hindi na natin siya isali sa... Ah, tapos tayong dalawa na lang. Okay, sorry, sorry. Kasi, give chance to others, girl. This only means na hindi nagmamata yung balance. Simple lang pala. Backstory kasi so far, ang daming unfortunate events na nangyari sa amin. Kasi may talag po si Zara. Starting with Zara. And then, second day, ano nangyari? Yung flight namin na iba ng time, which we didn't know, na-notify daw kami, pero ibang number yung ni-notify. So, pagdating namin sa airport, 11 yung akala naming flight, naging 1 PM siya, but we asked if we can do it earlier. So, nabook kami ng 9:40 AM. Pero, nung time kasi na yon is close to 9 AM na. So, parang ilang minuto na lang yung difference. Kaya, medyo ano talaga. Tapos, nung mag-check-in na kami, Uber baggage, medyo mahigpit kasi si Vietjet, so nag-over 7 kilo yung hand carry namin. So nag-check-in pa kami ng baggage. Buti na lang mura dito sa Vietnam, so it's just around 200 pesos each kami nung dinagdag na check-in. So, ay, so ano yung nakatapat? Okay. Yung tusok.
Lahat na lang. Gingira ng ano. Ay, naku, ang malas ko talaga yata. Ano ba yan? Okay. Thank you, RCBC. Hindi nakita. Hindi nakita, girl. Sponsor. Thank you, RCBC. So, yun yung mahiwagang papel na magsasabing solo ka sa bed mo. Okay, so for today, our plan is to go to the beach. Mag-chill lang muna doon. And then, later at night, we'll probably walk Dragon Bridge. And sabi kasi nung grab na nasakyan namin kanina from airport to hotel, merong night market malapit sa hotel. So, 1 kilometer. We'll probably check that out later. 1 kilometer. Bye for now! Okay, time check. 1:30 p.m. in Da Nang, and we are now going to the beach. Are you ready, girl? Ready. Ayan si Madam Elise going to the beach. Atara, ay may ganon. 1, 2, 3, go. Yon. Ante. Halika na. Here at the rooftop of the Dylan Hotel. And ayun lang yung beach show. But since tanghali pa lang naman, mag-lunch muna kami and then we'll go to the beach first. And then later, kapag nag-sunset na siguro and if kinulang pa yung pagligo namin sa beach, mag-pool naman kami dito sa hotel. Siya yan lang yan, no? Konting walk lang. Dito sa beach na to, may part lang na pwede kang mag-swim. Doon sa maraming tao, yan lang yung part na pwede mag-swim. Kasi may bantay. So, pag lumagpas ka doon sa line na yan, ibituhan ka nila. And yung water dito, sobrang lamig.
Although hapon naman na kasi, pero ang hangin, ang lamig ng water. Ang sarap maligo. But, ayun nga. May area lang kasi na pwedeng pag-swimmingan. And super liit itong area na yun. So, for now, balik na kami ng hotel. And then, we'll go to Dragon Bridge. So, ikot na kami sa city ng Danang. Thank you.